So, paano ba natin gagamitin ang once, once, at once? Nakakalito sila, magkakatunog sila. So, pag-usapan natin yan ngayon. Ang once na may C, ibig niyang sabihin ay isang beses lang. Halimbawa, I've only met him once. Isang beses ko pa lang siya nakita. Ngayon, ang once na may apostrophe S, ang ibig niyang sabihin, pagmamayari ng isang tao na hindi natin kilala kung sino siya. Parang in general. So, halimbawa, it's hard to forget one's first love. Mahirap kalimutan ang pinakauna mong minahal. Ibig nun sabihin, hindi sa akin, hindi sa'yo, pero in general, sa ating lahat, maybe, or hindi, basta hindi natin sinespecify kung sino ba si one na to. So, parang yan, parang anonymous. And then, once with an S, pero walang apostrophe, ibig yan sabihin, either one, literal na plural ng number one, halimbawa, I can't see any ones in this chart. Or, pwede na natin siya gamitin na loved ones. Halimbawa, meron kang tinutukoy na tao or mga tao na minamahal mo, loved ones. Pero, again, itong form ng ones na to ay bihira, kaya meron lang siyang selected uses.